So, yan yung magandang nadala ni Clay bilang makabagong tao sa lumang panahon. Alam mo yun, nandun pa rin ang pagiging caring niya kahit hindi niya kano-ano. Sisingit ko lang, saludo sa mga nurses natin at mga magiging nurse pa. Napakadakila ng inyong mga trabaho at ginagawa. Kabutihan ay hindi lamang sinusuklian. Ibinabahagi ito dapat at pinalalaganap. Oh my gosh! Gusto ko yung mga linya nila dito. Ang laking tulong ni Clyde dito sa kwento, no? Sa mga nagaganap dito. Ang dami niyang nai-inspire, nire-reinforce, pinapare-focus. Gusto ko ang pagka-incorporate ng karakter niya dito talaga. Ang daming silbi. Hello guys, good morning, good evening, good day. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is another day for us to react to Maria Clara Ibarra. Wednesday ngayon at tayo ay nasa episode 73 na. And of course, bago ang lahat, meron tayong mga shoutout sa mga comments from yesterday's video. And ang nanguna dito ay si PJ Dimira. Seeing Fidel's reaction upon knowing na hiwalay pa rin ang mayaman sa mahirap kahit sa kwartel, the worried look of him while looking at Mang Adong, worrying that something might happen to him. Fidel really learning things in a hard way. Totoo yan. Si Fidel, akala natin dati parang parang happy-go-lucky na lalaki. Pero nagkaroon siya dito ng tinatawag nila na character development. And I love it. So maraming salamat sa comment mo, PJ. And yeah, yun nga. Ang ganda nang nangyari sa character ni Fidel. Next comment natin is from Cynthia Robertson. Sabi niya, nice reactions. So natural and true. Wow. Keep it up. Always watching and looking up to your reactions, not only on MCI, but also sa mga singers. Thank you. Wow. Speaking of singers, palagi tayong nagsusupport sa Queendom. In fact, ako isang Queenie. Promote ko na lang. Queenie ang tawag sa mga fans ng divas ng Queendom. And we have a group page. So if you guys want to join us, you're very welcome. I will just put the link down below sa description para malaman nyo kung saan kayo mag-join na group. Just in case lang naman. Okay, next comment natin is from Bunloy Telebisyo. Sir Nephi, sinimulan kitang panoorin sa mga reaction and I found very comfortable with the flow of your reaction here. Detailed na detailed at napaka-cool mong panoorin. Keep it up. Keep up the good work, buddy. Keep safe and Godspeed. Thank you so much, Bunloy. And sobrang appreciate ko talaga mga gatong kasi ng comments kasi nakakataba ng puso at nakakagana lalo na gumawa pa ng mga videos na pinaglaanan natin ng panahon at effort. So ayan, maraming salamat sa iyo, Bunloy. Okay, next comment is from Barizo. Wow, nice name. Thank you po, Sir Nephi. Grabe na ang mga ganap. Buti na lang may Fidel at Clay na nagdagdag ng kulay sa mabigat na eksena. Wahaha, feeling ko din po may ganap si Ate Girl Esteve ni Bini. Katulad nung kay Tales po, hihihi. Okay, yeah. Hindi pa natin alam kung sino yung babae na yun. I mean, ako ah, kasi hindi ko nga nabasa yung libro. Pero feeling ko may role yung babae na yun. Tingnan lang natin. Okay guys, I think we are ready for episode 73 ng Maria Clara Ibarra. So without further ado, let's go watch this video. Ready? Go! Naririto ko na yun pang umpiskahin ng lahat ng mga bagay na makapag-uugnay sa pagka-aresto kay Crisostomo Ibarra. Wala na tayong oras. Paano natin madidispatch ang mga sakong to? Halugugin ang buong bahay. Kunin ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga pera, lahat ng mga dokumento. Senyorito, may naamoy po ako na susunog. Bueno, kung wala na tayong makuha dito, ay dakpin na sila. Dakpin ang lahat ng may kaugnayan kay Crisostomo Ibarra. May dinig, Clay. Mas makakabuti kung tumakas ka na at magtago ka sa aking tindahan. Kailangan namin Ibarra ng taong kikilos sa labas. At sa oras na maayos ang lahat ng ito, ikaw ang unang humahanap. Pinaguhuli ni Alferez ang lahat na tao na may kaugnayan kay Don Crisostomo. Pati ba tayo dadakpin din? Mabuti nang nakakasiguro, lalo ka na ng tiyago. Kung nais niyo humalis ay walang harad lang. Basta dito lamang ako sa bahay ng San Diego, kapili ni Crisostomo. Gusto mo bang bawiin naman ang sinabi mo ngayon? At ang sinabi mo kanina? Walang kailangan bawiin, senyor.
sapagkat hindi paghimok ang mga sinabi ko kanina, bagkus ito ay dalangin na sana ay marinig ng mga nakatataas ang mga hinayin ng lahat ng mga dugong indio sa bayan ito. Sa sinabi mong yan, ay mahukulong ka habang buhay at haharapin mo ang hatol ng kamatayan! Pwede si Bill. Ibigay mo na ba sa aking abogado ang kalatas patungkol sa aming aresto? Ang sargento na lamang ang kausapin niyo bukas pagbalik niya. Si Crisosomo Ibarra, nasan siya? Hindi ba dito ang kanyang piitan? Basilio! Bilis! Ay, napakakupad! Bilis! Nakuhuli! Habol! Kapag ikay nahuli, baka ka na naman kiti-kiti sa pangakiliti ko. Oh, Basilio! Patawad, Basilio! Talagang bata ka, oh! Batid mo namang hindi pa gumagaling ang mga sugat sa kanyang paa. Oh, ang tatang. Nasa bukid ho, tay. Kumusta ho ang bayan? Nantalo yung mga inaasikaso namin sa munisipyo eh. Marami kasi nangyayari ngayon sa bayan. Oh, babang sumakit ang iyong paa, Basilio? Opo, ngunit kakayanin ko naman ho, Mang Talis. Ang masanay na rin ho ang mga paa ko. Para makalakad. At masilain ko huli ang aking nanay. Sana, nakauwi na rin ang kapatid ko. Oo, Silvio. Nakauwi na siya. Nakita ko kahapon ang iyong kapatid na yakap-yakap ng iyong ina. Totoo po! Ibig sabihin, naiyakap ko na ulit si Nanay at si Crispin. Tinig ng Diyos ang ating dasal, huli! Ay, nako. Ang batang ito. Parang kailan lang nang matagpuan ka namin sa gubat na walang malay at puno ng sugat. Naway itanim mo ito sa iyong munting isipan, anak. Ha? Na kahit gaanong kalali mo kasakit ng sugat na mata mo natin sa buhay, ito yung maghihilom isang araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pangako ko po, palagi ko kayong kikwento kila Nanay at Crispin. Grabe no, parang nakatagpo ng pangalawang pamilya si ano si Basilio sa kanila. And ang bait ni Ginoong Talis, anak yung tawag niya kay Basilio. And may sinabi siya na malalim at malaman. Gusto ko yun. And kanina pala, si Fidel, tinatanong niya yung Guardia Civil kung saan nakapiit si Ibarra. Pero sa nakita ko, tumalikod yung Guardia Civil. Ayon sagutin kung saan nakapiit nga yung si Ibarra. And I think that was part of the strategy ng Alferez. Para, alam mo yun, kasi iniisip niya na mag-aalsa talaga. So, anyway. Sige na. Tulungan ko na po kayo, Tay. Tara, Basilio. Ingat, ha? Sige po. Wala hanggan po ang aking pasasalamat sa iyo sa pagliligtas niyo sa akin. Kay Maria at kay Isabel, mula sa tiyak na pagkakabilanggo at pagkakasira sa publiko. Salamat at hindi niyo hinayaang maganap ang kasal bago kinulong si Crisostomo sa pagiging pilibustero. Ipinapangako ko po sa inyo na dadagdagan ko pa ang salaping iyahandog ko sa simbahan ngayong buwan. Primo, nag-aalala ako. Ayaw umalis ni Clarita sa kanyang silid. Hindi pa ba sapat na sinamahan natin siya rito sa San Diego?
makakaramdam din yun ng gutom at kusa siyang magpapakita sa atin. Doña Victorina, Don Tiburcio, Señor Linares, napadalaw kayo. Mabuti't hindi kayo dinakip. Ay, Deo gratias, Tiago, Deo gratias. At tila'y biniyayaan pa tayo ng Diyos ng ating mga kalayaan. At isa pang pagkakataon na magkaroon ng napakagandang kinabukasan. Lalong-lalo na sa iyong unika iha. Tiago? Marahil siguro putol na ang pag-uugnayan ninyo sa filibusterong si Ibarra? Muy bien, Tiago, muy bien. Kung gayon ay maaari nating ituloy ang usapang pagpapakasal ni Alfonso kay Maria Clara. Kung hindi ka ba naman makapal ng mukha mo, Victorina, ngayon talaga na nagkakagulo yung buong bayan, tsaka ka mag-o-offer ng ganyan na hindi naman magiging advantage para sa pamilya ni Maria Clara. Makapal ang mukha nito. Mas maliwalas ang mukha ni Sisa dito. Mukhang masaya nga siya rito, no, Ate Lucia? Sa bagay. Sa bayan kasi kung di siya pinaglalaroan, laging sinasaktan. Kaya lagi din siyang tumatakas. Marahil ay kinukulong siya doon sa iba't ibang paraan. Ang mga tulad ni Sisa ay parang ibon. Kaligtasan ay hindi kailanman makakamit kung ang kanilang paglipad ay igigiit. Pagmasdan mo siya, kinakasan man siya ng bait. Ngunit ang diwa niya sa puok na ito ay hindi. Malaya siya nakakalipad dito kahit papaano. Mukha nga. Pero mas magiging masaya siya kung kasama niya si Basilio. Hindi kaya maaari ay wala na rin si Basilio. Isa lang sa magkapatid ang mamagay. Isa lang? Sinong nagsabi? Wala. Basta naniniwala ako, buhay pa si Basilio. Naalala ko lang si Ate Sisa. At ang happy ending niya. Lalo na pag wala na ako sa mundo. Inaalala ko si Ate Sisa. Pag meron na akong ibang pinagkakaabalahan. Hinahangaan ko ang iyong malasakit sa kapwa, Binibini. Naaalala ko nung tinulungan mo ako, kahit hindi mo naman ako kilala, o kaano-ano. Ano pa kayang malasakit mayroon ka para kay Ibarra sa mang-iinang ito? Alam niyo guys, yan yung magandang nadala ni Clay bilang makabagong tao sa lumang panahon. Alam mo yun, nandun pa rin ang pagiging caring niya kahit hindi niya kano-ano. And
Nakita ko ang isang parang anpag dito, yung responsable na nurse in the future kay Clay. So parang practice ground niya to eh, yung napunta siya sa nakaraang panahon. Tapos grabe yung care niya dito sa mga tao, ginagamot niya, may malasakit talaga siya. So tama yung sinasabi ng kausap ni Clay dito na may malasakit talaga siya. So admirable na trait yun sa mga special sa kanya, na parang representation ng mga makabagong tao. Marami mang mga hindi magaganda sa panahon natin, pero at least may mga tao pa rin na kagaya ni Clay. So yun, isisingit ko lang saludo sa mga nurses natin at mga magiging nurse pa. Napakadakila ng inyong mga trabaho at ginagawa. Kaya bilang ganti, nais muli kitang tulungan. Hindi ko siya madadala sa kuta dahil batid kong nakatanim na at namumukadkad ang kanyang sarili dito sa puok na ito. Pero nais ko siyang bantayan paminsan-minsan. Tiyaking ligtas siya. Gagawin mo yun, Ate Lucia. Salamat. Maraming salamat. Ang kabutihan ay hindi lamang sinusuklian. Ibinabahagi ito dapat at pinalalaganap. Oh my gosh! Gusto ko yung mga linya nila dito. And yung actress na yun pala si Aling Lucia. Lucia ba? Ang galing niya. Dati pa napansin ko na siya. Yung acting niya talaga on point. And ang sabi niyo sa akin, may award siya sa pagiging theater actor niya. Tama ba? Yun yung naalala ko eh. So wala lang, sinabi ko lang kasi napakagaling niya. And ang ganda ng bitaw niya ng mga linya niya dito. Tayo na sa kubo. Pagluluto ko kayo ng kinalulugdan na pagkain ni na crispy at basilyo. Ito na. Tara na. Bagay mo na yan dito, Ate Sisi. Ate Sisa, kailangan na rin naming umalis. Din, uwi na ako sa amin. Nakahinintay na ako ng mga anak ko. Pero babalikan ka ni Ate Lucia dito, sisilip-silipin ka niya. Basta doon lang ako sa aking dampa. Maghihintay ako doon. Sa wala. Marahil ay wala na rin doon si Basilio. Naghihintay na lamang ba ako sa wala? Sisa, makinig ka sa akin. Nagkasakit man ito, pero hanggat tumitibok to, posible ang lahat. Makakayanan mo ang lahat.
mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Basta kumapit ka lang, Ate Sisa. Huwag kang susuko. Dahil babalik sa'yo ang anak mo. Hindi ba't yun ang usapan niyo ni Basilio? Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispin at uuwi tayo sa ating damba, ha? Sumuwi mo ng nanay, ha? Tama. Nagkikita kami sa aming damba. Correct. Ang laking tulong ni Claire dito sa kwento, no, sa mga nagaganap dito. Ang dami niyang nai-inspire, nire-reinforce, pinapare-focus. Gusto ko ang pagka-incorporate ng karakter niya dito talaga. Ang daming silbi. Isa na dyan yung pag-reinforce niya sa hope, sa kay Sisa. Nakakaiyak. Nakalibing dito. Hindi maaari. Hindi maaari! Crispin! 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 Kuya. Pablito. Ihahanda ako ng mga kakailangan ni natin. Pag tayo sinuwerte, maraming armas ang mayuwi natin mamaya. Isa o dalawa lamang na armas yan kung sakali. Di lalampas na anim dahil marami ngayon na nasa piitan. Ayon kay Elena, pagsapit ng alas 9, isa o dalawang gwardiya sibil na lamang ang naiiwan doon. Ang iba ay rumoronda na. Maraming salamat muli sa iyo, Lucia. Pagkatapos ng ating pag-uusap kagabi, hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang magsasagawa sa pagtakas kina Ibarra. Itatakas na sina Sir Ibarra at Fidel? Pero totoo ba? Anong plano natin? Paano natin sila maitatakas? Ang panganib ang aming gagawin mamaya. Maaari kang mapahamak. Kaya mas mainam na dumito ka na lang. Hindi ako papayag. Hindi naman pwedeng umupo na lang ako dito at mag-intay. Gusto kong tumulong. Kailangan na natin tumakas. Mauna ka na. Binibini. Kung sa bagay, kung sa tapang at pamamaraan ang ating pinag-uusapan, tiyak kumakaasa tayo kay Clyde. At isa pa, hindi ba mas mainam kung dalawang kayong babae ba maya? Yun naman pala, Ate Lucie. Isama mo na ako. Kung ano man yan, kayang-kaya ko yan. Girl power.
Sige nga, Binibini. Nais mong ipaglaban ang liberasyon ni Ibarra bilang muher. Ngunit kaya mo bang maging isang muher libre ngayong gabi? Muher libre? Naku, baka magalit si Ibarra or si Fidel pag ginawa niya yung pagpapanggap na muher libre. Pero kung ang layunin is papalayain sila, siguro maintindihan naman nila. School pa. Maaari ba ako magpadala ng pagkain sa aking empleyado? Sumasakit na ang aking tiyan sa kamote. Nais kong ipahiwatig sa'yo na hindi ka na doon dito sa lugar namin. Kaya kung ano ang kinakain nila, yun din ang kakainin mo. Prisyonero! Walang galang lang, Ginoo. Ngunit itong hinahamak nyo ay nakapagtapos ng abogasya. Patid ko nasa batas na kailangan isaalang-alang ang kalusugan at karapatan ng bawat prisonero. Sige nga, palayain mo ang iyong sarili ngayon. Huwag kang mainip, Ginoo. Sapagkat bukas na bukas ay darating ang aking magaling na abogado galing sa Maynila. Al istante, makakalaya agad kami ng aking kaibigan. Al istante? Masasanay ka rin matulog dito hanggang maging kawangis mo mga Indio. Pakapal ng pakapal ang mga apog. Pahaba ng pahaba ang mga sungay. Pani, parang linta sa alkalde ang kanilang alferes. Sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi ako magiging aninot kasangkapan ng ganong pinuno. Kaya ka ba bumitaw bilang Teniente Mayor ng San Diego? Kaya ko rin sinuportahan ang eskwela ni Crisostomo. At ngayon, eto ako. Isa lang filibustero at prisionero. Sino pang gumagawa ng maganda para sa bayan? Siya pang tinatawag na kriminal. Habang mga makasalanan sa simbahan at sa gobyerno at kailangan tawaging kagalang-galang. Habay animal. Totoo. Isang masalimuot na hakbangin ang turuan pa ng mga bagong kaalaman ng isang matanda ng aso. Kaya mga kabataan ang esperansa ng bayan na ito. Señor de los Reyes, sinakripisyo mo ang iyong kalayaan para sa iyong mga kaibigan, si Señor Crisostomo at Binibining Clay, at para sa eskwela na may napakagandang hangarin sana para sa bayan. Ngunit Don Fidel, hanggang saan mo kayang ipaglaban ang ating bayan na hindi lamang umaasa sa dasal, koneksyones, at sa iyong yaman? Buenas noches, muy hermosos hombres. Elena! Kumusta mo, Soy? Sinama ko nga pala ang aking mga kaibigan mula sa Maynila. Buenas noches, kapos caballeros. Tila yata may naliligaw na isang marikit na Binibini. Ano ang aming may paglilingkod sa'yo, Binibini? Ang nararapat na tanong ay, anong maipaglilingkod ng isang muher sa mga makikisig na lalaking kagaya ninyo? Lalo na sa isang malamig na gabi. Ngunit nakikita mo naman, dalawa pa kami dito.
kahit ang dalawang aso'y mayayamot na pagsaluhan ng isang buto. Papayag ba kaming may malulungkot na isa sa inyo? What the heck? Sagot ko na rin ang alak niyo, senyor. Tanggap ko na ng mga anghel ang aking mga supling. Hindi na ako muling makukuhaan ng anak at masasaktan. Hindi niyo pa ako nakikilala. Ay, ako, inyong anak. Si Basilio. Pwede. Bin. Anong ginagawa mo dito? Wala na tayong oras. Kisingin mo na sila. Hali po. Lumisin kayo. Anong ginagawa mo? Pwede! My gosh, nahuli si Clyde doon? Sino kaya yon? And, wow, okay, gusto kong sabihin to bago ko makalimutan. Meron kasi akong nabasang comment tong isang araw na, alam mo yun, parang sinasabi nila na baka hindi ito makakaganda sa mga kabataan natin, yung palabas na Maria Clara Tibara, kasi baka iba daw yung matutunan nila instead of kung ano yung nasa libro talaga. Ang masabi ko lang dyan, actually sinagot na rin to ni Suset Doctolero, na hindi responsibilidad ng mga writers na ituro sa mga kabataan ang El Filibusterismo at Nolemi Tangere. Bagkus ay ang tungkulin nila is to inspire people, especially mga young people ngayon, na magbasa ng libro mismo sa pamagitan ng mga kaganito, mga likha nila, creative minds of writers like Suset, na makapag-inting ng interest ng mga tao. That includes myself, actually. Kaya gusto ko rin basahin yung Nolemi Tangere dahil sa teleserye na to. So, gusto ko lang i-address yon. And of course, gusto ko rin i-highlight na maraming matututunan na magandang asal at mga values ang mga kabataan natin dito. Kagaya niyan, yung karakter ni Clay, you know, na pinakita niya dito, yung concern niya and pamamalasakit sa mga tao, sa bayan. Same with Ibarra, Maria Clara, Fidel, marami pa dito. So, kailangan tumapanood ng mga kabataan not only to learn history but also to learn values and kung paano pagpapahalaga sa kapwa-tao at sa ating bayan. So, ayun guys, maraming salamat for watching this with me. Again, I want to say a shout out to all the OFWs and mga friends natin na masugid na nanonood araw-araw sa reaction natin and ang gaganda ng mga comments nyo din na babasa ko. Hindi ko lang na-replyan lahat kasi nga wala tayong oras. Maraming salamat talaga. And of course, see you again tomorrow on my next reaction for episode 74 naman. And it's a first day and malapit na yung cliffhanger na episode yung sa Friday. So, abangan natin yan. Yeah, mag-ingat kayo palagi and God bless you all. Bye.